Yo, kumusta po mga kabuhat? Nagbabalik po si Johnny. Yeah, welcome back ulit sa aking channel mga kabuhat. Bumaba ako ngayon kasi dalawa yung purpose ko. Kailangan ko bumili ng babaunin ko para bukas. So, bili lang naman ako ng gulay, mabilis lang yun. Talagang ano ko din ay may nakita akong bilihan ng items dito lang malapit sa may ano sa may office. Siguro mga 5 minutes drive lang. So, may nakita ako doon dati wow. Dumbbell na pwede kong idagdag yung sa dumbbell ko dyan sa bahay, sa accommodation. So, para at least kapag may home workout ako, eh marami akong, may ibang option ako ng dumbbell na pwede kong gamitin. So, nakita ako doon parang nasa 7.5 kg yung isang piraso. So okay na rin. So check ko kung magkano yung presyo. Pagka medyo mahal, hindi ko na bibiliin. Pero pagka medyo mura, yun. Sumahan nyo ako mga kabuhat. Puntahan natin yung sinasabi ko na bilihan ng mga item. Malapit lang naman yun dito. Saglit ko lang idadrive yun. Yan. Tapos diretso na akong bibili ng ano ng gulay ng maluluto ko para bukas baon. Tapos yun, uwi na rin ako. Mabilis lang. Okay guys, so yun, samahan nyo ako ngayon at puntahan natin yung tindahan. Sumayad ako. Ginagawa mo? Totoo niyan mga kabuhat, wala rin akong choice ng lumabas ng mas maaga sa alas 7 ng gabi. Bakit? Kasi katatapos lang ng mag-grip yung last prayer. Dahil nga sala, dahil nga Ramadan. So yung mga tindahan, mostly sarado sila mula hapon. Bubukas lang uli sila, babalik yung mga empleyado. Bubukas sila after na nung last prayer kasi nga kakain sila. Kaka-fasting sila, kakain, mag-pray. Yun, kaya ang opening uli nung ano nila, nung store nila, nung establishment nila, ay pasado na, alas 7. So, normally, nagbubukas sila alas 7 ng gabi, hanggang alas 12, alauna na ng madaling araw yun, bukas yung tindahan. So, ganun ang setup ngayon pagka ganitong Ramadan. So, malapit lang dito yun eh. Ngayon nakita ko, pansin ko, halos bukas na yung mga tindahan dahil na nakapag-pray na sila, nakakain na rin sila. So, at least, yun, open for business na uli sila, mga kabuhat, yan. Stop tag tayo ngayon. Tayo natin. Dito lang banda yun. Nakita ko na malapit lang sa center point. Dito sa medyo bay downtown. Daming stoplight lang dito. Kada 100 meters may stoplight. Sunod na naman doon, may stoplight na naman. Talaga naman. Kadalasan pa ng stoplight dito ay umabot siya ng 2 minuto bago mag-go yung side mo. O, diba? Tagal. Yan o, 1 minuto pa o, bago mandar uli. Wow! Wow! Hindi naman kalakihan yung dumbbell na nakita ko noong nakaraan. Sakto lang siyang pang home workout talaga. Ang maganda noon, one piece lang siya. Hindi siya yung ano, hindi siya yung plate by plate. Mahal kasi pagka yung plate by plate. Kung bibili ako ng bagong set ng dumbbell para may additional akong dumbbell, eh mas mahal. Nag-range siya ng mga 250 to 300 real. O, medyo mega mahal. Pero solid yun na plate. Kaya adjust mo kada plate. Yung normal ba na, normal na dumbbell plate niya. Kasi nakita ko dito, yung tindahan niya is nag-range lang ng 0 hanggang 25 real yung price. Mostly ng mga items doon. Kaya mura. Siguro kung sa 7.5 kg na isang piraso, palagay na nating 25 real, 2 piraso, 50 real, pwede na.
okay na din yun. At least may option ako na ng mas magaan-gaan na dumbbell para dun sa mga may hirap na posisyon na hindi mo pwedeng gawin ng mga mabibigat na ano na weights o na dumbbells. Tingnan natin, malapit na ako. Hindi ko na tatanong ko na. U-turn na lang ako dun sa kabila. Actually dyan yun mga kabuhat yan, oh, yung everything 1 to 29 Saudi Riyal. So ang pangalan ng store ay Day and Day. Yan. Problema, sarado pa. So hindi success yung pagpunta natin. Hindi ko alam kung ano oras magbubukas pa yun. Pero wala, babalik na lang ako siguro sa susunod na araw para tingnan kung meron pa yun dyan yung dumbbell. Hindi ko alam kung anong oras sila magbubukas eh. So wala, anong gagawin? Hindi, babalik na lang sunod na araw. Ayan, pero dyan yun, so dyan ko nakita yun yung dumbbell na 7.5 kg ang per piece. So yun, balikan na lang natin sa sunod na araw mga kabuhat. So yun, better luck next time. Uy, mga kabuhat, sarado pa, hindi ko alam kung anong oras sila uli magbubukas. Siguro mga 8 p.m. or 9 p.m. na uli siguro magbubukas yun. Pero masyado nang late yun para sa akin. Hindi na ako makapag-intay ng ganong oras. Babalik ako lang siguro pagka weekend, Friday o Saturday siguro. Yun, next time, na tayo magagawa, yun talagang oras dito hindi naman po pwedeng pilitin yan. Sige, sa susunod mga kabuhat, unsuccessful yung plano natin pagpunta dun sa ano para mabili yung dumbbell, pero anyway, magbubukas naman yan sunod ng mga araw. So balikan na lang natin pagka yung ano hindi na Ramadan schedule, pero normally naman bukas sila ng weekend. So Friday, Saturday bukas yun. So may chance tayo na mapuntahan ulit yun sa sunod mga araw. Much later. Ano nga brad, binalikan ko yung bilihan ng ano ng mga items na 1 to 29 na Saudi Riyal. Ito, bukas na. So, tingnan natin sa loob kung magkano yung dumbbell na nakita ko nung nakaraan. Alam ko mga maximum lang yan 29 real. So kung 29 real isa yung dumbbell, so lumalabas lang siya na 58 real yung dalawang dumbbell. So okay na din kung mga 7.5 kg. So halika, pasukin natin sa loob. Nakakabuhat dito ako sa loob. Tingnan na tayo anong meron dito. Punta muna natin yung dumbbell. Yan. Meron din palang 5 kg, 7.5 kg. Yan naman. Yan, yun yung mga dumbbell. 7.5 kg. Okay na rin, hindi rin masama yung mga pang lightweight. Wow. Yeah. Okay na din to. 29. Yeah. Price niya ay 29 real. Yeah. Okay na din. 7.5 kg. So dalawang piraso, okay na din siya.
Kukuha tayo ng dalawang piraso. Pinakamabigat niyang ay ano dito, dumbbell ay 7.5 kg. Pero meron din 5 kg. 2.5 kg. 2.5 kg ay 1250. Ang 5 kg ay 20 real. Pwede na. Okay nito. Ang kukunin na lang natin ay 7.5 kg. Meron din dyan mga dumbbell na pang ano, pang babae. Mga 2 kg na. Pwede na to eh. Ito naman ay 3 kg. Pwede na. Ito naman ay ilan? Lagay. 7 real. Ang babae. Ang pamabae. 2 kg. So, kunin natin ito. Nakabungat. 7.5 kg. Ano siya? Okay, bayaran na natin. Kaya mga kabuwag, dito na ako sa accommodation. Ito na yung nabili nating dumbbell. So, 7.5 kg ang isa. Bumili tayo ng dalawa. Murang-mura na. Pwede-pwede ng pang-workout natin. At least kapag ka nalilate tayo na uwi galing ng trabaho, tapos wala tayong time na pumunta ng gym. At least ito, medyo nadagdagan yung mga ano natin, mga set ng plates natin tsaka dumbbells. So, okay na din siya. Tapos bumili ako ng yan, ng wrist support na band. So okay na din siya pang suporta sa wrist natin kapag medyo mabibigat na yung pinabuhat natin lalo sa gym. So okay na siya, magagamit natin siya ng maayos. So yun mga kabuhat, next time muli again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel. Please like and share natin po at please don't forget po to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na upload na videos. Ingat mga buhat!